Magandang buhay po sa inyo mga kabayan. Ito po ituturo natin ngayon kung paano ang proseso ng pagta-turn over ng isang bahay at lupa dito sa Meridian Place at sa lahat po ng subdivision ni Philinvest. So unang-una po kanina kasi kasama ko yung engineer tsaka yung site o yung OIC na admin natin dito sa site, no? Kasama ko siya pati yung guard kasama din para i-check yung unit. Ganito po ang pagproseso, no? Bibigay po sa inyo itong red folder na ito at sa loob po nito ay nandun yung mga dokumentong kinakailangan para sa Meralco, para po dun sa tubig natin, di ba? So lahat po ng transaksyon nandito po yun. Ang laman po niyan ay mamaya titignan natin doon sa loob, no? Papakita ko sa inyo. Yan. So dito po, i-check nyo po yan. Pag normally po yan, pag tinurn over, ay syempre malinis na, nag-grass cut na. Kaya po, huwag magagalit yung mga kapitbahay o yung mga hindi pa nata-turn over. Ayan, kasing iba talaga. Syempre, ganun po talaga, no? Yan ay tag-ulan. So tumataas ang damo. Huwag po kayo maglala kasi pag tinurn over po yan, ganito po ang kalalabasan. Ayun, na sample. So pasok po tayo sa loob. Yan, tingnan nga natin sa loob. Yes. Ayan, so yan po, malinis na yan. Malinis na, so pasok tayo sa loob. Ito po ang sample ng loob niyan. So ito po ay plain cement finish. Pagdating kasi ng araw, maganda dito, pwede mo palagyan ng tiles. Vinyl tiles, wood parquet, hindi na ata usong ninyo wood parquet na wood laminate. Granite tiles, bara po kayo. Kung ano po yung gusto niyo, mayroon po mga choices yan. At maganda po niya pwedeng unti-unti. Yung iba nga lumilipat, ganito lang muna. Pag wala pong budget. So dito naman sa taas, ganyan ang turnover. So pwede rin natin syempre lagyan ng ceiling o yung pinaka-kisame nga na tinatawag. So yan po, isa-isa po yan, pwede nyo i-check yan syempre, no? Yung mga bintana, kung maganda ba yung bukas, kung mahigpit, pwede po yan i-adjust ng ating mga engineers. So maganda po dito, katulad nito, konti lang naman, yan sana nakikita, konti lang naman bubbles ng pintura, pinapaayos po natin at maganda po doon, ayusin po yan ng libre. So ganun po yan, pag binigay sa inyo yung susi, ayan, pag binigay kami ng susi, bibigyan niyo po ng isang kopya sa front door yung guard kasi sila po magbibigyan niyo sa contractor na mag-aayos pa ng complete finishing na. So yan po. So ito po ang kasama po po dyan is yung kitchen sink. Ang ganda kung tutuusin, no? Tsaka yung gripong kit. Oh. So yan. Pwede po niyo lagyan ng lababo dito. So ito po kasi isang Caroline Modern Home. Ito na po sa CR. Ayan. Huwag po magagalit pag ganito. Normal lang po yan kasi sa moisture nga naman wear and tear ng bahay pang hindi pa natin-turn over. Ayan, no? Yung mga pintura po na yan, natuklap, yan po ay nireport na natin. May punch listing na sinasabi. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po yung sinasabi yung punch listing. Ayan, o. Oh. Yung certificate of acceptance. Yan, sana nakikita. Chinecheckan po dyan, tsaka nilalagyan po ng mga notes kung ano po yung kinakailangan nating ipa-repair. Ayan, tapos yung sign dyan ng engineer. Tsaka sign dyan ng OIC. Ayun, o. Oh. So, nandito naman po sa loob. Kasama yung photocopy ng title. Ayan, nandyan siya. Yung photocopy ng contract to sell, nandyan din po yan. Ayan, oh, contract to sell. Yung house acceptance, nandyan po. Tsaka yung, ito rin yung declaration of covenants ng homeowners association, no? Kasama din po yan dyan kasi ito yung mga necessary po na hinihingi ng Meralco and sa water. Ayan, kompleto po yan. Kaya po yung mga nagta-turnover, ayan, mapa pa. So yung mga nata-turnover po, huwag nyo pong iwawala ito, lalo na sa SPA, yung pinaka-attorney, in fact natin yung representative. Huwag nyo pong iwawala ito. Very important po ito. Itago niyo po yan, tsaka yung susi syempre. Ito po ay tatlong kopya. So tatlong kopya po yan each. Meron sa CR, syempre meron sa back door, meron din sa main door. So ito po, katulad dito, balikan natin ulit. Yan po ay i-repair pa ng ating mga contractor. Kaya huwag po magagalit kung kunwari po yung, let's say, yung inodoro, umuuga-uga. Or medyo tabingi yung mga pinto, katulad dito. Ito rin po, nireport ko rin po yan. So nire-report po yan kasi pwede po nilang ayusin yan. Dapat po nilang ayusin yan. Yan po ang kagandaan. So far, yun lang naman ang nakita natin dito kasi the rest, okay naman. Maganda naman yung mga ano. Yan, malambot naman siya. Tsaka madaling ano, bugsan. Tsaka isara. So ito po yung likod. Yan. So mayroon pa po ditong area. Malaki pa. Maluwag pa eh. Dalawang sasakyan nga dito. Kaso kung tutusin. Tapos dito pwede ka magbakod. Ipa-firewall mo yan dito. Lalagay ka dito na service area. Tapos ayan, katulad niya, ipa-firewall mo din yan, ganyan katulad niyan. Dito sa likod mo, para sarado siya. Ayan, so yan na po yung proseso ng turnover. After po nun, ano po ang susunod? After po makuha ang susi, mag-iintay po kayo ng mga 2 weeks or 3 weeks para i-repair po yung unit natin. So far, ito lang naman nakita nito. Wala na, okay na siya. Maganda naman yun, wala rin tulo. So yun po ang kagandahan doon. Tapos after po nun, pagka nakuha nyo na yung susi uli, dun sa binigay nyo sa contractor, kasi syempre isusurrender po sa inyo yun. Pag naayos na yung bahay, wala na pong
defects. Ang next procedure po actually, pagkabigay pa nga ng susi, eh, pwede nyo na i-apply agad yung Meralco at tubig habang hinihintay nyo ma-repair ito ng contractor. Kasi po, ang Meralco naman, hinihingi na dito lahat. At saka yung sa tubig, nandito din po lahat. Ang gagawin lang po ay online payment. Yun lang po, i-email lang po yan sa CWSI, sa help desk nila sa water. Sa Meralco naman, dun po sa designated na Meralco na kausap nating staff. Dito po sa Meridian, dyan lang po sa labas, meron po si Clarice. O diba, shoutout kapatid na Clarice. Yun po yung nag-aayos ng mga Meralco natin, subcontractor yun. Two weeks lang po, nakakabit na, mabilis. So, pag may medyo may lockdown na, siguro ba mga 3 weeks to 1 month. Ganun lang po, madali lang po ang pag-turn over at proseso ng ating bayat lupa. Yun na, may susi na yung aking inaanak. Congratulations! Salamat po muli and thank you and congrats sa makukuha nito. Then as of now, September 24, 2021, ang isang ganitong kagandang bahay, simple man pero mapapalakihan at mapapaganda, ay nasa 6 to 7,000 pesos lamang. Yan po yung mga nasa 200 pesos per day. Ayan o. Diba? Magkaroon na po kayo ng ganitong sarili niyong bahay. Congratulations po. Salamat po at sana nakatulong ang ating information. Ito muli ang Yolikod, DJ Double D.